Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Teodoro Acedillo. Si Teodoro Acedillo ay isang magsasaka, makabayang guro, magiting na pulis at tagapagtanggol ng api. Isinilang sa Longos, ngayon ay ang Kalayaan, Laguna noong taong 1883. Mula siya sa angka ng mga magsasaka, subalit nang makapagtapos sa Kolehiyong Normal ng Pilipinas sa Maynila, agad siyang nagturo sa elementarya mula taong 1910 hanggang taong 1921. Dahil sa kahusayan sa pagtuturo, ginawa siyang head teacher. Subalit dahil sa kanyang pagiging makabayan, hindi niya matanggap ang isa sa polisiyang ipinatupad ng Gobernador General Elwal Otis. Ito ay ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo at wika ng komunikasyon. Mahigpit na ipinagbawal ang paggamit ng sariling wika at parurusahan ang lalabag dito. Hindi rin pinahintulutan ang pamumuno ng mga Pilipino sa kagawaran ng edukasyon, maliban nang dumating ang panahon ng Commonwealth noong taong 1935. Ang kalagayang ito ang nagtulak kay Teodoro Acedillo sa kanyang unang himagsik. Mas pinil niyang gamitin ang wikang Tagalog sa halip na wikang Ingles. Ipinamulat niya rin sa mga bata ang kabayanihan ng mga Pilipino kasabay ng pagtuturo ng mga awiting makabayan. Hindi niya rin ginamit ang mga aklat na sinulat ng mga dayuhang autor. Dahil dito, kinasuhan siya ng insubordination, o pagsuway sa mga kautusan ng kagawaran noong taong 1923. Ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing hindi dapat ipagkait sa mga bata ang sarili nilang kultura at kasaysayan. Subalit hindi siya pinakinggan at manapay tinanggal sa trabaho. Nang sumunod na taon, naghirap ng gusto sina Acedillo at ang kanyang anak na si Pedro, kasabay ng pagkamatay ng kanyang asawang si Honorato Oblea dahil sa tuberculosis. Nakapag-asawang muli siya noong taong 1925. Muling nagkatrabaho si Acedillo ng hiranging hepe, nang pulis siya ng alkalde ng bayan ng San Antonio. Naging kilala siya bilang hepe dahil sa dami ng kriminal na nadakip at ipinakulong. May mga bandido rin siyang napasuko at pinagbalik loob sa pamahalaan. Nang magpalit ng administrasyon ng bayan matapos ang halalan, natanggal siya sa posisyon at pinalitan ng isang malakas sa mga bagong opisyal. Dahil sa malaking problema ng mga manggagawa sa bukid at kawalang katarungang panlipunan, sumapi si Acedillo sa katipunan ng mga anak pawis sa Pilipinas, CAP, noong taong 1929. Lumaganap ang CAP sa buong Maynila, Timog at Gitnang Luzon. Dahil sa kahusayang mag-organisa, siya ang inatas ang lumuwas ng Maynila upang buuin ang kilusan sa mga pabrika sa Maynila. Siya rin ang namuno sa ilang welga at pag-aaklas hanggang makatikim ng pagdarahas sa kamay ng mga pulis at konstabularya. Umuwi siya sa Laguna upang magtago, subalit lihim na pinalakas ang pakikisangkot sa mga kontra-kolonyalistang kilusan na nagtataguyod sa karapatan ng mga magsasaka. Tinawag siyang kilabot ng Sierra Madre at Robin Hood ng Laguna, dahil sa walang ampat na pagtulong sa mga mahihirap at naaapi. 31 ng Disyembre taong 1935, natunto ng pinagsanib na puwersa ng konstabularya at pulisya ang kuta ni Acedillo, sa talo ng Malajangaw sa Sampaloc Tayabas, Quezon. Sa labanang iyon, napatay ang maalamat na si Teodoro Acedillo habang yapos ang isang Biblia, revolver, at watawat ng Pilipinas. Ipinarode sa plaza ang kanyang bangkay habang nakagapos sa isang kawayang animoy na kadipang krus. Wika ni Teodoro Acedillo, ituro sa mga bata ang kinamulatan nilang wika at kultura, at hindi ang dayong ang layunin ay sakupin ang kanilang isipan.